Chapter 24. Kotse. Hindi ko maiwasang sambit ng pagkababa ko pa lang kaagad kong narinig ang excited na boses ni Francine. Kaaalis lang din ng truck na sa tingin ko isinakay ang bagong sasakyan na noon ay halos halikan ni Francine sa sobrang tuwa kung ganoon ito iyong nabanggit kanina ni Mama na sorpresa para dito. Pero bakit cost? Hindi ba nila naisip na delikado sa isang katulad ni Francine ang mag-drive sa labas? Kahit saan tingnan minor de edad pa rin ito. Charles Luke, ano ang masasabi mo sa bagong kotse ng kapatid mo? Nakangiting wika ni Mama. Hindi ko mapigilan na mapabuntong hininga, mabakit hindi niya nabanggit sa akin ito? Bakit ito ang niregalo niyo sa kanya? Tanong ko, malaki na ang kapatid mo Charles. Isa pa may student license na siyang hawak. Matataas ang grades niya sa school at ipinangako namin ng papa mo na ibibigay namin sa kanya kung ano ang gusto niya. Sagot nito sa akin, hindi ko mapigil ang mapailang, kaya pala ayaw niya ng party. Pero ma, minor pa din siya. Hindi siya pwedeng mag-drive nang siya lang, sagot ko. Hindi naman namin siya papayagan na mag-drive sa malayong lugar anak. Mas maganda nga habang bata pa siya may sarili ng sasakyan ang kapatid mo para matutunan niya kaagad kung paano maging disiplinado sa daan, sagot ni Mama. Muli akong napiling. Hindi ko siya kapatid, walang gana kong sagot ko kaagad kung napansin ang ilang sandaling pananahimik ni Mama kaya napatingin ako dito kaagad kung nabanaag ang lungkot sa kanyang mga mata, sorry po. Pero iyon ang totoo, hindi ko siya kapatid Ma. Hanggang ngayon hindi pa rin ako sumusuko na hanapin siya. Sagot ko, malungkot akong tinitigan ni Mama bago sumagot, kahit kami hindi kami sumusuko na hanapin siya. Nararamdaman ko na nasa paligid lang ang tunay mong kapatid Charles. Pero sana naman matinggap mo din si Francine bilang kapatid mo. Alam kong malayo ang loob mo sa kanya. Pero huwag mo din kalimutan na siya ang naging dahilan para hindi ako tuluyang nalugmok sa matinding kalungkutan. Malungkot na sagot ni Mama. Bigla naman akong nakaramdam ng konsensya. Kaagad kong hinawakan ito sa kamay, pilit na ngumiti. Sorry, alam ko po na kayo ang mas naapektuhan sa mga nangyari noon. Hayaan niyo po pipilitin ko ang sarili ko na matinggap siya sa buhay natin bilang kapatid ko, sagot ko. Pilit na nagpakawala ng ngiti sa labi si Mama. Salamat Charles, matatinggap mo man o hindi si Francine ayos lang. Hindi namin pwedeng diktahan ang nararamdaman mo. Pero sana, pakisamahan mo siya ng maayos. Hindi lingid sa kaalaman ko na palagi kayong nagbabangayan, sagot nito. Hindi ko maiwasan na tumitig kay Francine. Kausap nito si Papa na noon ay matiyagang ipinapaliwanag sa kanya ang tungkol sa bago nitong sasakyan na babaka sa mukha nito ang sobrang tuwa. Promise pipilitin kong maging maayos ang pagtrato sa kanya. Sagot ko at nagpakawala ng pilit ng ngiti. Napasya na din akong magpaalam na dito. Babalik na ako ng silid para makapagpahinga mabilis na lumipas ang mga araw. Katulad ng mga nakagawian, masyado akong naging abala sa aking negosyo. Hindi natupad ang pangako ko kila Mama na palaging dumalaw ng mansyon. Mas gustuhin ko kasing sa penthouse umuwi lalo na kapag pagod ako sa maghapong trabaho, kumusta ang mga buhay-buhay. Buti naman at samipot ka ngayon Charles. Ang tagal mong nagpaka-busy sa buhay ah. Nakangiting wika ni Brandon sa akin. College friend ko ito at nandito kami sa isang bar. Lima kaming magkakaibigan at hinihintay pa namin ang tatlo sa mga ito. Si Grayson, Lambert at James. Naging abala lang ako nitong mga nakaraang araw pare, sagot ko sabay tungga ng alak na nasa harapan ko. Hindi ko maiwasan na dam ako ang tingin ko sa stage. May mga ilang kababaihan akong nakikita na sumasayaw doon. Kapansin-pansin din ang pagdatingan ng maraming customers. Grabe ang lugar na ito no. Napakala kasi dinadagsa gabi-gabi ng maraming customers. Palibahasa kasi panalo ang mga babae nila dito, narinig kong wika ni Brandon habang nakatitig din sa stage na may mga sumasayaw na mga babae. Napailing ako, balita ko halos mga minor ang mga babae nila dito, wala silang pili hanggat maganda at mabilis sa mga lalaki nilang customers. Sagot ko, wala namang minor sa mga taong kumakalam ang sikmura. Lahat gustong kumita ng pera kaya siguro hindi mo din sila masisisi na pumasok sa ganitong klaseng trabaho. Sagot ni Brandon, napailing ako, hindi na ako umimik pa at inilibot ang tingin sa paligid. Wala akong balak tumambay ng matagal sa lugar na ito.
Masyadong maingay at walang kahihiyan ang ibang mga customers pagdating sa pagtrato sa mga babae dito. Hindi para sa akin ang lugar na ito at kaya lang naman ako napipilitang pumunta dito dahil sa kakulaitan ng mga kaibigan ko. Bilib din ako sa may-ari ng bar na ito. Ilang beses nang ni-raid ng mga alagad ng batas pero parang walang epekto sa kanya. Tuloy pa rin ang negosyo, muling wika ni Brandon. Hindi ko naman maiwasan na mapaisip. Baka may kapit sa gobyerno. Ganoon naman talaga eh. Kapag may kaibigan o hawak na nakaupo sa gobyerno, lahat pwede niyang gawin, sagot ko. Sisigot pa sana si Brandon nang mapansin ko na nagsipagdatingan na ang iba naming mga kaibigan. Kahit papaano nag-enjoy ako sa pakikipag-usap sa kanila. Marami akong natutunan lalo na nang dumaan ako ang pag-uusap namin sa negosyo. Ayaw ko pa nga sanang umuwi kaya lang nang mapansin ko na lalong nag-iingay dito sa loob ng bar dahil sa mainit na palabas sa stage na pilitin na akong tumayo para umuwi na, mauna na ako sa inyo mga pare. May appointment ako bukas ng umaga, paalam ko sa mga ito. Tatutol pa sana ang iba sa kanila pero wala na silang nagawa nang tumalikod na ako. Naglalakad na ako paputang parking nang napansin ko ang tumatakbo na babae. Kung hindi ako nagkakamali, isa ito sa mga nagtatrabaho dito sa loob ng bar dahil sa kanyang suit. Napapailing na lang ako at hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa. Kung ano man ang problema ng babaeng iyon, wala na akong pakialam pa. Dumireko ako ng kotse at kaagad na pinaarangkada ang sasakyan. Nasulyapan ko pa ang babaeng takot na takot na nagtatago sa isa sa mga sasakyan dito sa parking. Pasado alas 11 ng gabi nang makarating ako ng penthouse. Pagkatapos maglinis ng katawan, dumireko na ako ng kama para matulog. Pasado alas 11 ng gabi nang makarating ako ng penthouse. Pagkatapos maglinis ng katawan, dumireko na ako ng kama para matulog. Nasa mahimbing na ako ng pagtulog nang maalimpungatan ko na tumutunog ang cellphone ko. Wala sana akong balak na sagutin iyon dahil hinihila pa ako ng antok pero hindi ito tumitigil sa kakatunog. Yamot ko itong iniabot at sinagot, "Hello," sagot ko sa garalgal na boses. "Charles," narinig kong sagot sa kabilang linya. Napakunot pa ang noo ko nang mabosesan ito, "Ma." Tanong ko, "Charles, nandito kami sa hospital. Pwede bang pumunta ka ngayon?" "Nakadisgrasya si Francine," sagot ni Mama. Bakas sa boses nito ang matinding pag-alala. Mabilis akong napabangon nang marinig ko ang masamang balita na iyon ni Mama. "Ma, paanong naka-aksidente siya? Bakit nasa labas pa siya ng 10 oras ng gabi?" Tanong ko, hindi ko din maiwasan na makaramdam ng matinding pag-alala para kay Francine. "Minor pa lang siya pagkatapos nakadisgrasya kaagad. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Tutol talaga ako sa pagkakaroon nito ng kotse. Nagpaalam siya sa amin kanina na tatapusin lang daw nila ang project sa bahay ng kanyang kaklasmate. Hindi ko naman akalain na gagabihin pala siya ng uwi," sagot ni Mama. Bakas sa boses nito ang pag-alala. "Sige po, papunta na ako. Kumusta nga pala si Francine?" Tanong ko. "Hindi naman siya nasaktan at nadala naman kaagad sa hospital ang nasagasaan niya. Kaya lang nag-aalala ako na baka mapahamak ang kapatid mo. Malaking kaso ito kung sakali. Tinawagan na ni Ryder ang family lawyer natin para i-swin ito." Sagot nito, "Sige, maipanatag niyo lang ang kalooban niyo. Ako ang bahala para ayusin lahat ng gusot na ito," sagot ko at nagmamadaling naglakad papuntang walk-in closet para magbihis ng maayos na damit. Biglang nawala ang antok ko dahil sa balitang hatid ni Mama, pasaway talaga ang Francine na iyon. Pagdating ng hospital, kaagad akong dumireko sa emergency room. Naabutan ko si Francine na puron at par ito. Halata ang nerbiyos sa maganda nitong mukha. "Anong nangyari?" tanong ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang namumula nitong mga mata. Halatang galing ito sa matinding pag-iyak. "Sorry, hindi ko sinasadya. Kuya, tulungan mo ako." Ayaw kong makulong, sagot nito kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Napailing ako. Mukhang biglang bumait ito sa akin ngayon. "Ano ba kasi ang ginawa mo? Bakit nasa labas ka pa ng 10 oras ng gabi?" Galit kong tanong dito. Kaagad itong napayuko, "Charles, tama na iyan. Napagsabihan na namin ang kapatid mo kaya huwag mo na siyang pag-alitan. Isipin na lang natin kung paano harapin ang mga pulis na nag-iimbestiga tungkol sa kaso Awat and Papa. Kaka-rating lang din ito at hindi ko maiwasan na magtaka dahil hindi nito kasama si Mama Ashley. Nasaan si Mama?"
Tanong ko at pilit na pinapakalma ang sarili ko. Nasa loob siya, kasalukuyan siyang kinukunan ng dugo, sagot ni Papa. Hindi ko maiwasan na mapakunot and nuo ko sa pagtataka. Kapareho ng type ng dugo ng mama mo ang nabangga ni Francine kanina. Nahirapan maghanap ang hospital ng kaparehong type ng dugo na iyon at sakto naman na iyon din ang type ng dugo ng mama mo kaya nagpresenta na siya. Paliwanag nito, kaagad naman akong napatango, kumusta po ang biktima? Tanong ko, saglit na nag-isip si Papa bago sumagot. Mas lalo akong naguluhan sa susunod na takbo ng usapan namin ni Papa. Hindi ko maiwasan na mapaisip ng malalim dahil sa natuklasan. Iyon din ang hindi namin maintindihan. Hindi galing sa pagkakabangga ni Francine ang sugat niya sa tagiliran. Binaril siya ng kung sino kaya maraming dugo ang nawala sa kanya. Sagot ni Papa, kaagad akong nakaramdam ng awa para sa hindi pa nakikilalang pangalan ng biktima. Anong ibig niyo pong sabihin? Na hindi naman talaga siya napuruhan ni Francine. Na wala naman talaga siyang kasalanan. Naguguluhan kong tanong. Tumanggaw si Papa, iniimbestigahan na ng mga pulis ang mga nangyari. Hinahanap na din nila kung sino ang bumaril sa kanya. Kung sino ang gustong pumatay sa kanya, maaring balak niya talagang humingi ng tulong kaya siya biglang hamarang sa gitna ng kalsada. Walang kasalanan si Francine dahil wala din naman nakitang gasgas sa sasakyan niya, sagot ni Papa na siyang labis kong ipinagpasalamat. Kahit papaano makakaiwas si Francine sa posibleng kaso. Kung ganoon, delikado pala ang buhay niya. Buti na lang hindi nadamay si Francine, sagot ko at hindi ko mapigilan na makaramdam ng pag-aalala para kay Francine. Mabuti na lang pala at ligtas itong nakaalis sa lugar na iyon. Kailangan din pala nitong mag-ingat dahil baka nakita din siya ng kung sino man ang humahabol sa biktima, baka pati buhay ni Francine malagay sa alanganin na siyang hindi ko mapapayagan. Iyan ang tinitingnan na anggulo ng mga kapulisan. Nakakaawa ang babaeng iyon kung nagkataon. Kung talagang may gustong pumatay sa kanya, nanganganib ang buhay niya at swerte niya. Dolly, si Francine ang natsyempuhan niya para sana hinga ng tulong. Sagot ni Papa, pero hindi ko alam ang mararamdaman ko. Sana lang hindi kami madamay sa kung anumang problema ang kinakaharap ng babaeng iyon. May gustong pumatay dito at kailangan namin malaman kung sino at ano ang dahilan, dahil kahit na hindi ito nabangga ni Francine, kailangan pa rin namin siyang tulungan hangang sa gumaling. Parang nabunutin kami ng tinik dibdib ng ibalita ng doktor na nakaligtas na sa kapahamakan ang babaeng muntik nang nabangga ni Francine. Kaagad namin itong kinuhaan ng private room. Wala ding balak sila mama na iwan ito sa hospital hanggat hindi pa dumadating ang pamilya nito. Halos hindi naman ako makapaniwala nang mapagmasdan ko ang hitsura ng babae. Kung hindi ako nagkamali, halos kasing edad lang ito ni Francine. Ang labis pa na gumugulo sa isip ko, ito yung babaeng nakita ko sa bar kagabi na may pinagtataguan. Ang babaeng takot na takot at hindi man lang ako nag-abalang tulungan ito. Tama, kahit madilim sa parking area, hindi ako maaring magkamali, ito yung babaeng nagtatago sa isa sa mga sasakyan. Kung ganoon, nasa panganib ang buhay nito at hindi man lang ako nag-abalang tulungan siya. Mabuti na lang pala at natsyempuhan ito ni Francine, kung hindi baka patay na ito. Hindi pa rin ba matrace ang pamilya niya? Narinig kong tanong ni Mama. Nagpapahinga ito pagkatapos kuhaan ng dugo kanina, wala pa rin mahal. Walang kahit ni isang ID at pagkakakilanlan na nakuha sa pasyente, kaya hindi alam ng mga pulis kung paano hanapin ang pamilya niya. Iniimbestigahan na din kung ano ang nangyari sa kanya. Mukhang may gustong pumatay sa kanya dahil sa tama ng bala sa katawan niya, sagot ni Papa Ryder. Wala sa sariling napatitig ako kay Mama, baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala para sa estranghirang babae. Muli kong tinitigan ang walang malay na pasyente sa mukha. Napakunot ang noo nang ma-realize ko and bakit parang may hawig ito kay Mama. Kaagad din umagaw sa pansin ko ang nunal nito sa itaas na bahagi ng kanyang kilay na katulad kay Mama. Napatayo ako at wala sa sariling lumapit sa higaan nito. Titig na titig ako dito na siyang napansin ni Mama sa akin. Bakit? Tanong nito. Wala sa sariling napiling ako, bigla akong kinutuban. May posible kaya na siya ang nawawala kong kapatid? Posible yun dahil halos kasing edad lang ito ni Francine. Pero ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon? Kung kasing edad ito ni Francine, bakit nasa bar siya? Isa din ba siya sa mga minor na edad na babae na pilit na pinapatrabaho sa lugar na iyon? Kung siya man ang nawawala kong kapatid, hinding-hindi ko matatanggap na dumanas ito ng matinding hirap.
na may gustong pumatay dito. Kawawang bata, siguro kasing edad lang siya ni Francine. Nasaan kaya ang mga magulang nito at bakit siya pinabayaan sa labas? Natauhan ako nang marinig kong muling nagsalita si Mama. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang masuyong pagtitig ni Mama dito at paghaplos sa mukha, baka naman nagpapasaway sa mga magulang kaya kung ano-ano na ang nangyari sa kanya. Hintayin na lang po natin siyang magising para makuha ang impormasyon tungkol sa pagkataon niya, sagot ko sabay napatingin kay Francine Himala. Tahimik pa rin ito sa isang tabi at mukhang malalim ang kanyang iniisip, mabuti na lang pareho kami ng type ng dugo. Bihira lang ang may type AB na dugo kaya maswerte pa rin siya dahil nasalinan ka agad siya, sagot ni Mama. Hindi pa rin ito inaalis ang pagkakatingin sa pasyente. Yes, pareho kaming type O ni Papa at hindi din namin siya matulungan kung nagkataon, sagot ko. Naagaw ang atensyon naming lahat nang may kumatok sa pintuan. Pumasok ang isang nurse at isang doctor. Bumati muna ito sa amin bago nilapitan ang pasyente. Hinayaan na lang namin na gawin nila ang trabaho nila. Tahimik lang akong nanunood nang biglang nagtanong si Mama, Dok, tuloy-tuloy na po ba ang pagaling niya? Kailangan niya pa po ba ng additional bag ng dugo? Tanong nito. Kaagad na umiling ang doctor, huwag po kayong mag-alala Mrs. Maayos na po ang kalagayan niya. Nalinis na namin ang sugat niya at hayaan na lang natin na magpahinga ang anak niyo. Nakangiting sagot ng doktor, ha? Anak, Dok, hindi po namin siya kilala. Tinulungan lang po namin, sagot naman ni Mama. Hindi ko naman maiwasan na magulat sa sinabi ng doktor. Muli akong napatitig sa nakahigang pasyente at kay Mama, hindi po ba? Nako, sorry po, akala ko po talaga ma'am, mag-ina kayo. Magkahawid po kasi kayo ma'am, paliwanag ng doktor. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mga mukha nila Mama at Papa, sabay pa silang napatingin sa walang malay na pasyente. Ilang saglit lang ay nagpaalam na ang doktor at tuluyan nang lumabas ng kwarto. Mahabang katahimikan ang namayani sa amin habang nakatitig kaming tatlo sa pasyente. Maraming katanungan ang tumatakbo sa isipan namin. Wala namang mawawala kung subukan natin Ryder, diba? Halos kasing ideran niya ang nawawalan nating anak at pwede nating subukan, halos pabulong na wika ni Mama para siguro hindi marinig ni Francine. Kitang-kita ko sa mukha nito ang pagkaasam at puno ng pag-asa. Muli nitong hinaplos ang pisngi ng hindi namin kilalang pasyente. Kaagad naman akong binalingan ni Papa. Pwede bang iuwi mo muna si Francine para makapagpahinga na siya? Kami na muna ang bahala dito, wika ni Papa sa akin. Sana siya na nga pa, Ma. Makahulugan kong sagot at sinulyapan si Francine. Tumayo ako at nilapitan ito. Kahit papaano, concerned din ako kung sakaling malaman nito ang katotohanan. Alam kong mas masasaktan ito kapag malaman niya na hindi naman talaga siya tunay na anak ng kinikilala niyang mga magulang. Muli akong sumulyap sa nakahigang pasyente, sana nga siya na ang hinahanap namin. Sana nga siya na ang nawawala kong kapatid. Sana matagpuan na namin siya, sumama ka sa akin, ihahatid na muna kita sa mansion para makapagpahinga ka, seryoso kong wika. Kaagad naman itong tumayo at nilapitan sila Mama at Papa. Nagpasaya akong magpatiuna nang lumabas ng kwarto. Hindi naman nagtagal ang paghihitay ko at kaagad kong napansin ang paglabas ni Francine. Nakayuko ito at halata pa rin sa mukha nito ang guilt. Napailing ako. Kung tutuusin, wala naman pala itong kasalanan, hindi ito dapat umakto ng ganito. Tahimik lang ito habang nakatanaw sa kawalan habang sakay ng kotse pa uwi ng mansion. Hindi ko na lang pinansin at itinun ko na lang ang pansin ko sa kalsada. Gumugulo sa isipan ko ang babaeng nasa hospital na binabantayan nila Mama. Umaasa ako na sana siya na ang hinahanap namin. Tama ang doktor, malaki ang pagkakahawig nito kay Mama at pareho pa sila ng blood type. Ang mahirap kasi wala kaming palatandaan sa nawawala kong kapatid. Kahit siguro makasalubong ko siya sa daan, hindi namin siya makilala. Isang malaking himala na lang kung magkatagpo ang landas namin na tunay niyang pamilya. Kaagad kaming pinagbuksan ng gate ng gwardya pagdating ng mansion. Maayos kong ipinarada ang kotse dahil balak kong dito na lang muna magpahinga. Hindi na muna ako uuwi ng penthouse at balak kong amonitor ang mga hakbang na gagawin nila Papa sa pasyente. Salamat. Narinig ko pang wika ni Francine bago ito nagmamadaling bumaba ng kotse. Napabuntong hininga na lang ako. Halatang malayo ang loob nito sa akin at hindi ko maimagine ang mararamdaman nito kapag malaman niya ang tunay niyang pagkatao.
Kinaumagahan kahit na kulang sa tulog, pilit ko pa ring bumangon para bumalik ng hospital at kumustahin ang pasyente. Kailangan ko din makumbinsi sila mama at papa na umuwi na muna ng mansyon para makapagpahinga. Nakuhaan na siya ng sample para sa DNA test. Pareho kaming umaasa ni mama mo na sana siya na nga, Charles. Kaagad na balita ni papa pagkapasok ko pa lang dito sa loob ng private room. Kaagad akong napatango at nilapitan ang nakahigang pasyente. Hindi pa rin po ba siya nagigising? Tanong ko kay mama. Nakaupo pa rin ito sa gilid ng kama at hawak nito ang kamay ng hindi pa namin kilala na pasyente, nagising na siya kanina. Kaya lang nagsisigaw siya at parang takot na takot kaya muling nakatulog pagkatapos turukan ng gamot, sagot ni mama. Lalo akong nagtaka. Dumaan siya sa traumatic na sitwasyon kaya siya nakakaramdam ng takot. Sabagay, malalaman natin pag-ising niya. Sa ngayon wala tayong ibang gagawin kundi protektahan siya. Kailangan niya ang tulong natin para makaiwas sa mga taong nagtatangkang kumitil sa buhay niya, mahabang wika ni Papa. Napatango ako. Kailan daw po lalabas ang result ng DNA? Tanong ko. Kaagad kong pina-cancel sa secretary ko lahat ng appointment ko ngayong araw. Nag-presenta na ako na lang muna ang magbabantay sa biktima habang uuwi muna sila mama at papa sa mansion para makapagpahinga. Halos ayaw na kasing umalis ni mama sa tabi ng estrangherang babae. Hindi ko alam pero habang tumatagal nakakaramdam ako ng awa sa babaeng ito. Parang merong something sa pagkatao nito na mahirap ipaliwanag. Sa ngayon, isa lang ang gusto kong malaman dito kung ano ang kanyang pangalan at sino ang gustong pumatay sa kanya. Masyado pa itong bata para masangkot sa gulo at dapat sa mga ganitong edad nasa poder pa ng mga magulang para protektahan. Hindi huwag. Huwag. Wala sa sariling kaagad akong napatayo nang marinig ko ang malakas nitong sigaw. Halos patakbo akong lumapit sa higaan nito at kita ko ang takot sa kanyang mukha at tagaktak ang butil ng pawis sa noo nito kahit malamig naman dito sa kwarto. Hindi din nakaligtas sa paningin ko ang panginginig ng katawan nito. Maawa ka, hindi, pasiga na wika nito habang patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kaagad ko itong dinaluhan at hinawakan, tinapik sa kanyang pisngi para magising ito. Miss, miss, gumising ka. Nananaginip ka lang, wika ko at hindi na ako nakatiis pa. Niyugyug ko ito at mukhang epektibo naman dahil napansin ko ang bahagyang pagkalma nito at ang unti-unting pagdilat ng kanyang mga mata. Kaagad kong napansin ang takot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Isa ka ba sa mga tauhan ni Dominic? Maawa ka, lubayan mo na ako. Ayaw ko pang mamatay, wika nito habang lumuluha. Kaagad naman akong umiling, Dominic. Sinong Dominic? Siya ba ang bumaril sa iyo? Gusto ka ba niyang patayin? Tanong ko, lalo itong napahagulhol ng iyak. Hindi na ito muling nagsalita pa. Napansin ko din ang panginginig ng kamay nito kaya kaagad ko iyong hinawakan. Hindi ako tauhan ni Dominic, muntik ka nang nasagasaan ng kapatid ko kaya ka nandito ngayon sa hospital. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na mahinahon kong wika dito. Kaagad naman itong umiling, hahanapin niya ako, pag-aari na ako ni Dominic. Sagot nito habang lumuluha. Kaagad naman akog naguluhan, sino ba si Dominic? Bakit kanya hahanapin? Bakit gusto kanyang patayin? Puno ng curiosity ang boses ko na tanong dito. Tumitig ito sa akin bago sumagot, ibininta ako ng tiyahin ko sa kanya. Mahina nitong sagot pero parang bomba na sumabog sa pandinig ko. Napatitig ako dito, anong sabi mo? Bininta, miss, bakit nasaan ang mga magulang mo? Tanong ko. Lalo itong napaiyak. Hindi ko alam, sabi ni Tita Sabel, patay na sila. Namatay sa panganganak sa akin ang nanay ko. Lumuluhan itong sagot. Kaagad akong nakaramdam ng pagkahabag dito. Kita ko ang pagdurusa sa hitsura nito habang sinasabi ang katagang iyon. Maawa ka sa akin, itago mo ako kay Dominic. Ayaw ko nang bumalik ng bar. Hindi ko kaya ang pinapagawa niya sa akin kaya tumakas ako. Nagmamakaawa nitong wika. Parang biglang kinurot ang puso ko sa sinabi nito. Napakabata pa nito para pagdaanan ang ganitong buhay. Okay, tahan na. Hindi ko hahayaan na makuha ka sa amin ng Dominic na iyon. Huwag kang matakot, sagot ko. Kahit papaano nakatulong siguro ang sinabi kong iyon dahil bahagya itong kumalma. Tumitig ito sa akin bago pilit na umiti. Salamat at pasensya na po kayo sa akin. Masyado po talaga akong natakot sa mga pinagdaanan ko, sagot nito. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ko.
Trek si May Garcia sagot nito habang nagpapahid ng luha sa mga mata. Napangiti ako. Well, ilang taon na si Trek si May? Nakangiti kong tanong. Kailangan ko ang impormasyon na iyon para mapaimbestigahan ito. Cargo na ito ng pamilya namin at kung talagang nanganganib ang buhay nito gusto kong malaman kung ano ang dahilan. Isa pa, sa mga susunod na araw lalabas na ang DNA test result, umaasa ako na siya na ang nawawala kong kapatid. 16 years old, sagot nito kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Napakabata mo pa pala, hindi ka pa pwedeng magtrabaho sa isang bar sa ganyang edad mo. Sagot ko, kaagad kong nabanaag ang lungkot sa mga mata nito bago sumagot, masyadong atat sila tita na pagkakakitaan ako. Noong nalaman nila na naghahanap ng babae ang bar na iyon, dinala nila ako doon at ibininta kay Dominic. Muling tumulo ang luha nito nang sabihin niya iyon. Siguro masyado itong nasaktan sa mga pangyayari, hayaan mo Trixie Mae. Ngayong nandito ka na sa poder namin, hindi namin hahayaan na mapahamak ka. You can call me Kuya Charles. Ako at ang buong pamilya ang bahala sa iyo, nakangiti kong wika. Salamat po. Isa lang naman ang gusto kong mangyari, iyon ay makatakas kay Dominic at sa mga tauhan nito, papatayin nila ako kapag makita nila ako, kaya natatakot ako. Mahigpit na ipinagbabawal sa bar na iyon ang sumuwi sa gusto nila. Simula nang ibininta ako ni tita sa kanila, pag-aari na nila ako, sagot nito habang patuloy pa rin ito sa panginginig. Masyado siguro talaga ito na trauma sa kung anuman ang kanyang pinagdaanan, hinawakan ko ito sa kamay nginitian. Ipinapangako ko, hindi uubra ang Dominic na iyan sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Pwede natin siyang kasuhan sa ginawa niya sa iyo. Sagot ko kaagad itong umiling. Nababanaag ko ulit sa mga mata nito ang takot, huwag. Mahirap siyang kalaban. Baka mapahamak ka. Takot na sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat dahil sa sinabi niya. Ganoon ba talaga kalaki ang trauma na ibinigay ng Dominic na iyon sa pagkatao ni Trixie Mae para magkaganito ito? Gaano ba kasama ang taong iyon? May mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso mo, Trixie Mae. Hinihintay lang nilang magising ka para sa ilang mga katanungan. Pwede mong sabihin sa kanila kung ano ba talaga ang nangyari para umusad ang kaso at mahuli ang salarin mahinahon, kung sagot muli itong umiling. Hindi. Ayaw ko. Mahahanap nila ako kung sakaling magkaso pa ako. Nakakatakot siya. Papatayin niya ako. Muling tumulo ang masaganang luha sa mga mata nito habang nagsasalita. Humigpit din ang pagkakahawak nito sa aking kamay. Naguguluhan naman akong napatitig sa kanya. Ayaw mo bang maparusahan ang may gawa nito sa iyo? Muntik ka nang mamatay kung hindi ka pa nakita ni Francine. Ayaw mo ba sli ang makulong? Tanong ko kaagad itong umiling. Imposibleng makulong siya. Makapangyarihan siyang tao at marami siyang tauhan. Papatayin nila ako kapag makita nila ako, at ayaw kong pati kayo madamay, kaya please kung talagang gusto niyo akong tulungan, itago niyo ako sa kanya. Puno ng pakikiusap ang boses na wika nito. Ilang saglit din akong hindi nakaimik. Okay, fine. Kung iyan ang gusto mo, susundin namin. Tahan na, baka makasama sa iyo ang sobrang pag-iyak, sagot ko para kahit papaano mapakalma ito. Mabuti pa nga siguro magpaimbestiga ako. Aalaman ko kung sino ang Dominic na iyon at ano ang kaugnayan niya sa bar na iyon. Salamat. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Akala ko talaga katapusan ko na kagabi. Wala akong mahinga ng tulong dahil kapag uuwi ako sa amin, tiyak na ibabalik din ako ni tita kay Dominic. Patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Lalo naman akong nakaramdam ng pagkahabag dito. Hindi ko ma-imagine kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya sa kanyang buhay, sa nasabi ko na sa iyo kanina, hinding-hindi namin hahayaan na makuha ka pa ng Dominic na yun. Hindi ka na masasaktan ng taong iyon, Trixie. Nakangiti kong sagot. Tumitig ito sa akin tsaka tumango. Pagkatapos ng pag-uusap namin na iyon, muli itong nakatulog, mukhang kahit papaano kumalma na din ito. Eksaktong alas 3 ng hapon dumating sila mama at papa. Sila na daw muna ang magabantay kay Trixie para ako naman daw ang magpahinga bago ako umalis. Ikwento ko sa kanila ang napag-usapan namin ni Trixie. Wala akong pinalagpas na kahit na isang detalye. Napansin ko pa nga ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Mama habang nakikinig sa kwento ko. Siguro naawa din ito sa pinagdaanan ni Trixie.
Ilang beses ko din napansin ang paulit-ulit ang paghalik ni Mama sa noo ni Trexie habang patuloy sa pagpatak ang luha sa mga mata. Salamat Charles. Hihintayin lang natin ang result ng DNA test at kung sakaling mag-positive ang result, mananagot sa akin ang nagpapahirap sa kanya. Sagot ni Papa Ryder habang kita sa mga mata nito ang galit kung totoo man ang lukso ng dugo, makukumpirim ko siguro na si Trexie na ang nawawala kong kapatid. Kamukhang kamuha talaga ito ni Mama. Kakausapin ko ang investigador na inirekomende sa akin ni Brandon pa. Papaimbestigahan ko kung ano ang naging buhay ni Trexie. Hindi ako mapalagay, kita ko ang takot sa kanyang mga mata habang nagkikwento siya kanina. Captive ko man siya o hindi, kailangan natin siyang tulungan, sagot ko bago nagpas siyang umalis. Sa mansion ulit ako ngayon uuwi. Gusto ko din makita kung ano ang sitwasyon ni Francine. May mga dapat na ipagpisalamat pa rin dito kahit na matigas ang ulo nito. Dahil sa kanya, posibleng mahanap na namin ang nawawala kong kapatid. Sana nga si Trexie na ang hinahanap namin. Hindi ko maiwasan na alalahanin ang lahat ng nangyari sa akin. Nagmamakaawa akong tumitingin kay Tita Sabel habang iniaabot sa kanya ang isang bundle ng pera na taglilibuhin ng kausap nitong staff ng bar. Hindi ako makapaniwala na nagawa ako nitong ibinte kahit na paulit-ulit na akong nagmamakaawa dito. Tita, please maghahanap po ako ng trabaho. Huwag po sa ganitong paraan. Nagmamakaawa kong wika sa kanya. Sinulyapan lang ako nito at tuluyan na akong iniwan dito sa parang opisina na hindi ko alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa akin na patitig ako sa babaeng nagbigay ng pera kay tita. Walang pakialam ako nitong tinitigan pagkatapos tumayo ito at naglakad papuntang pintuan. Kaagad ko itong sinundan, dito ka lang. Simula ngayong araw, magtatrabaho ka na sa bar na ito. Istrikta nitong wika, lalo akong nakaramdam ng takot. Bago ako dinala ni Tita Sabel dito, sinabi na nito sa akin ang magiging trabaho ko dito. Kabayaran daw yun sa pagpapalaki sa akin. Maawa na po kayo sa akin. Ayaw ko po dito, puno ng pagmamakaawa kong wika. Umismid lang ito bago sumagot. Simula ngayong araw pag-aari ka na ni Boss Dominic de la Fuente. Huwag kang magtangkang tumakas dahil hindi siya nangingimi na pumatay ng tao. Wala kang choice kundi sundin lahat ng gusto niya kung gusto mo pang mabuhay. Tandang padamdam panipik, wika nito sa akin at tuluyan na akong iniwan dito sa kwarto. Lalo akong napaiyak, natatakot ako sa kapalaran na naghihintay sa akin sa lugar na ito. Masakit tanggapin na ipinagkalulong ako ng sarili kong kadugo. Ako na yata ang pinakamalas na tao dahil lumaki akong hindi man lang nakilala ang tunay kong mga magulang. Nabuntis lang daw ang nanay ko at namatay ito sa pagkatapos akong ipinanganak. Ang tiyahin na nagpalaki sa akin ay wala man lang pakialam. Ginawa ako nitong alila at ang masaklap pa ibininta pa ako sa bar na ito. Hindi ko alam kung ilang oras na akong umiiyak. Hindi ko na nga namalayan na napahiga na pala ako sa sahig at nakatulog. Naramdaman ko na lang na may humawak sa pisngi ko kaya napabangon ako. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata para makita kung sino ang nasa harap ko. Kaagad na tumampad sa paningin ko ang isang lalaki. Nakangisi ito sa akin kaya nahintakutan akong napaurong at napatayo sabay takbo sa kabilang bahagi ng opisina na ito. Trexie May Garcia, sa wakas na pasakamay din kita. Nakangisi nitong wika sa akin. Isasalang na po ba natin siya mamaya, Boss Dominic? Narinig kong tanong ng isang tinig binabae. Nakatayo ito sa medyo hindi kalayuan sa amin. Liwan mo muna kami dito. Tatawagan na lang kita kung may kailangan ako sa iyo. Malamig nitong sagot, napatitig ako dito. Kung ganoon ito ang bumili sa akin. Si Dominic de la Fuente, marami akong naririnig tungkol sa kanya dahil nagre-recruit ang grupo nito sa lugar namin ng mga kababaihan na pwedeng magtrabaho sa kanyang bar. Hindi ko mapigilan ang maluha. Tandaan mo Trexie, pag-aari na kita. Hindi ka pwedeng sumuwi sa gusto ko. Nabili ko na ang katawan pati ang kaluluwa mo. Napakislat ako nang bigla itong sumigaw sa harap ko. Takot akong napatitig dito. Boss Dominic ang narinig kong tawag sa kanya ng mga tauhan niya. Nasa 30s pa ito pero halatang halang ang kaluluwa. Masakit itong tumitig at pakiramdam ko binabasa nito pati kaluluwa ko. Kung mabait lang sana ito, masasabi kong gwapo sana pero sa likod ng hitsurang iyon may malademonyo pala itong pag-uugali. Hindi po, maawa kayo sa akin, hindi ito ang pangarap ko.
Ayaw kong matulad sa mga babaeng nandito sa bar mo. Maaawa ka. Umiiyak kong wika. Nilapitan ako nito at hinawakan ako sa pisngi at tinitigan ng mariin. Pinisil niya ang pisngi ko kaya napaigik ako sa sakit. Sino ang nag-aakala na 16 years old ka pa lang? I think, ako muna ang titikim sa iyo bago kita ibigay sa iba. Wika nito sa akin at kita ko ang matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Nagpumiglas ako kaya nabitiwan niya ako. Kaagad kong napansin na lalong nanlilisik ang mga mata nito. Halos manginig ang buo kong laman na muling napaatras para makalayo sa kanya. Akala mo ba makakaligtas ka sa akin? Ngayong nasa poder na kita lalaspedyan ko ang gandang iyan bago kita ibigay sa iba. Nakangisi nitong wika at akmang lalapit ulit ito sa akin pero kaagad ko itong sinipa. Sapol ang pagkalalaki nito at kaagad na napaluhod sa sakit. Wala na akong inaksaya pang sandali kaagad akong tumakbo sa labas walang direksyon ang pagtakbo ko. Ang gusto ko lang makaalis sa lugar na ito at mailigtas ang puri ko sa taong hayok sa laman bago ako nakalayo narinig ko pa ang malakas nitong pagsigaw lalo kung binilisan ang pagtakbo ko dahil anumang sandali hahabulin na ako ng mga tauhan nito. Wala na akong pakialam pa sa paligid ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito para makatakas isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw habang patuloy ako sa pagtakbo bigla kong naramdaman ang biglang pagkabasa ng aking tagiliran at nang hawakan ko iyon kaagad akong napapikit sa sakit. Pero hindi pa rin sapat iyon para huminto sa pagtakbo nagkubli ako sa mga sasakyan na nadaanan ko hanggang sa nakalayo ako. Ramdam na din ng katawan ko ang panghihina dahil sa sugat ko at nakakaramdam na din ako ng pagkahilo nasa kalsada na ako at ilang sasakyan na din ang tinangka kong harangin para manghingi ng tulong. Pero bigo akong hintuan nila. Hanggang nagpasya na lang akong iharang ang katawan ko sa isa pang paparating na sasakyan bahala na kung masagasaan niya ako. Kung sakaling mamatay man ako, wala akong magagawa kundi tanggapin iyon. Pagod na din ako sa buhay na meron ako. Mabuti pang mamatay na lang ako kaysa sa mapasakamay ulit ng taong bumili sa akin. Pinilit kong tiisin ang pang-aalipusta sa akin ng tiyahin kong nagpalaki sa akin. Patuloy akong umiiwas sa pangmamanyak ng bagong asawa nito ako na siguro ang pinakamalas na tao sa mundo. Simula pagkabata, hindi ko man lang naranasan na mahalin hindi ko man lang naranasan na alagaan ako. Kung ang kamatayan ang maging sagot para maging malaya na ako, masaya ko iyong harapin. Pagod na ako. Muli kong idinilat ang aking mga mata. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang puting kisame hindi ko mapigilan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata nang maalala ko ang lalaking nakausap ko si Kuya Charles. Umaasa ako na sana matulungan niya ako na ilayo kay Dominic. Ayaw ko nang bumalik sa impyernong lugar na iyon, kumusta ka na iha? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa iyo? Natigilan ako nang marinig ko ang malambing na tinig na iyon. Kaagad kong pinahid ang luha sa aking mga mata at inilibot ang aking paningin sa palaigid at tumampad sa paningin ko ang mukha ng isang babae. Nakangiti ito sa akin habang titig na titig sa mukha ko. Hindi ko mapigilan ang mapakurap. Bakit magkahawig kami? Kung kasing edad ko lang siguro ito baka mapagkamalin kaming kambal parehong-pareho ang shape ng aming mukha. Sino po kayo? Walang sa sarili kong tanong. Parang namamagnet ang mga mata ko habang nakatitig sa mabait nitong mukha. Parang may kung anong bagay ang biglang humaplo sa puso ko. You can call me Tita Ashley. Anak ko ang muntik nang nakasagasa sa iyo. May masakit ba sa iyo? Tatawagan ko ang doktor mo wika nito habang may nakaguhit ng ngiti sa labi nito. May mga tao pa palang kasing bait nito. Ayos lang po ako. Si Kuya Charles po pala. Sagot ko at hindi ko maiwasan na itanong si Kuya Charles. Mabait din sa akin ang lalaking iyon at nangako siya na tutulungan niya ako para hindi mahanap ni Dominic. Anak ko siya may mga inaasikaso lang saglit pero nandito ulit iyon mamaya sagot nito habang ramdam ko ang paghawak nito sa aking kamay pakiramdam ko, biglang may kung anong bagay na humaplo sa puso ko nang maramdaman ko ang mainit entong palad. May kung anong saya akong nararamdaman na hindi ko maintindihan. Bigla din akong nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban. Siguro dahil sa mabait nitong aura. Trexie may right. Don't worry na ikwento na sa amin ni Charles kung ano ang nangyari sa iyo. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa iyo. Paprotektahan ka namin sa abot ng aming makakaya wika nito. Napakurap ako, bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ang gan ng loob ko sa kanya?
Titig na titig pa rin ako sa kanya nang naramdaman ko na biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Iniluwa dito ang isang magandang babae na kung hindi ako maaring magkamali halos kasing edad ko lang din. May bitbit itong mga bags at ipinatong nito sa maliit na lamesa, gising na po pala siya ma. Tanong nito, kaagad naman tumanggaw si Tita Ashley. Yes, kakagising niya lang. Teka lang, nabili mo ba ang inutos ko sa iyo? Tanong nito kaagad naman itong lumapit kay Tita Ashley at humulik sa pisngi. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng inggit. Sa tanang buhay ko never ko iyong naranasan. Kaya sa tuwing may nakikita kang ganito hindi ko maiwasan na masaktan. Yes po, dinamihan ko na ang food para may makain din sila Papa at Kuya Charles mamaya. Sagot nito at muling tumitig sa akin. Matamis na ngumiti at inilahad ang kamay.